What's up guys? And ito nga, nasa harapan natin yung isa sa most anticipated na nilalabas na ng KYT ngayon, which is yung KYT TT course. Ayan, bubuksan na natin. Bali, nakuha natin is yung plain na matte black. Packaging niya, pag binili ninyo, syempre may karton pa rin. Styro protection, manual na hindi ko binabasa. Teka lang, may gustong mag-unbox eh, may nanggugulo eh. So, kukunin na natin. Wow. Ayan, pagpasensya nyo na yung naririnig ninyong background, medyo may nanggugulo sa atin eh. Daddy! So ayan, may helmet bag, tapos syempre, meron pa siyang cover ulit. Wow! Pasensya na kayo, nanggugulo yung anak ko kanina. Before muna tayo pumunta sa details niya, basahin muna natin to. TT course, the KYT full face helmet shell produced in ADT Advanced Thermoplastic, a mix of thermoplastic resins with high resistance to crashes. Its captivating and extreme shapes have been studied in the wind tunnel to achieve the best performances without neglecting style and ergonomic. The fine visor mechanism has been designed to offer practicality and efficiency at the same time. Precious inners have been optimized to offer the best performance for comfort and outflow of the air. The collaboration with aeronautics engineer, the use of special software and wind tunnel gave life to this innovative helmet. Strong, comfortable, and performing. So, ayun, naintindihan nyo ba? O hindi eh. De joke lang. So, parang ang takeaway natin doon is yung strong, comfortable, and performing. Malalaman natin yung pagka tinest natin. Ito, check natin yung harapan. ADT two-size shell. So, palagay ko yung small, medium, magkapareho. Tapos, yung large and XL, parehas ng size. Removable pad. QRM. Di ko alam kung ang meaning yan is quick release mechanism. Pero, hindi siya quick release. And, QBC. Full vision UV380. Wind tunnel tested. So, malalaman din natin yan kung gaano ba kalakas yung wind noise. And, anti-scratch. Anti-fog, our vision. Tapos wearable glasses, so good news para sa mga nagsasalamin pagka nakamotor, pwede. Designed and developed in Italy. So guys, bali si TT course ay merong apat na ventilation holes or airflow na tinatawag. So ito sa harap, isa. Para siyang honeycomb design na plastic. Ito dito, meron din siya. Kita nyo yung araw kasi. Pero sinadya akong itapat sa araw para mas makita talaga yung details. Tapos ito yung ventilation niya sa likod. Ayan. Parang metal wires. And syempre ICC sticker, hindi mawawala. Centimeter size is 57 to 58. Ito pa pala yung isang air intake sa harap naman natin sa chin area. May mga metal wires din sa loob. Sa lens, napansin ko ito, smooth lang. 'Di ba? Sa pads naman, synthetic leather. Tapos ito, maganda 'yung material niya, malambot. And for the inner pads naman, maganda rin 'yung pagka-mesh material niya. Malalaki 'yung butas, ibig sabihin mas maganda 'yung flow ng hangin. So, cheek pads ito. May button. Tapos yan, may details pa, wear glasses. Okay, testingin naman natin ngayon is yung fitting. So, gagamit tayo ng balaklava. Medyo makapal yung material nito. Ako, dinese na mumurain lang to. Alam ko, class A lang to. Pero, nabili natin sa cheapo shop. Ito na kasi yung pinakamakapal kong balaklava. Para malaman natin yung fitting kung sakto ba yung medium sa normal na size ng NFR compare sa iba. Kasi medium tayo dun sa NFR natin. So, yan yung medium.
Ayan, ilak natin ng crosser ah. Ganun lang naman kadali maglagay ng couple D-ring. So, ayan yung medium. Ayan. Medium size ng TT course. Thank you ulit. Nangyari nakamotor. Ayan. Maganda pa rito in terms of vision, yun nga yung sinasabi sa inyo. Hindi na compromise yung eto, yung wide na vision na ano. Maganda pa rin, kita pa din yung gilid. Since yung side mirror nga natin paliit, gusto ko talaga yung helmet eh. Nakakakita ako ng maigi dito. Ayan. Yung iba kasi parang nakatapahoho, alis nakatakip na rito. Ayan, ganyan. Ayoko nang ganun. Mas gusto ko yung wide yung vision ko, yung surroundings, para pag may biglang sumusulpot dyan, hindi ka nagugulat. In terms naman sa comfort, okay siya, medium shock na shock sa akin. Yung medium kasi nung NFR ko dati, mas snug siya dito sa pisngi. Pero ito, mas relax siya para sa akin. Ano, sakto lang. Next time, try ko gawa ng comparison with NFR para makita ninyo. Maganda sana ako naka-lens na, no? Kaso wala talaga akong nakuha na lens. Ang balita eh, dun para kay Michael Miranda. Layo kasi Valenzuela pa yung shop nila, kaya hindi natin mapuntahan. Saka alam ko, limited lang daw. Pero yun, ganda, ang pogi, nakaka-pogi. Pag yan napansin nyo may suot. Since pag naka-lens na yan, di ba, mas pogi siya lalo. So guys, ngayon lalabas naman tayo, titestingin natin yung wind noise saka yung kung komportable ba siyang gamitin. At syempre yun na nga, nautusan na naman tayo. So galing tayo niya ng 7-Eleven, nagpa-load lang sa GCash para sa mga payments. So ayan, driving tayo papunta ng Pasig kasi nagpapasama si Dams Media. Para bibili rin daw kasi siya ng TT cords. So sana may abutan pa kami. So eto ngayon, on the way kami Dams, papunta ng Palatio sa shop ni Six Antigas. So eto, sa punto na to, tumatakbo tayo ng around 80 to 85 kph. So ayan, around that speed, naramdaman ko yung wind noise, same like NFR, halos parehas lang. Sinara natin yung air intake sa taas. Check natin kung ganun pa rin ba kalakas yung wind noise. So halos ganun pa rin talaga. Pero hindi naman na sa akin issue yung wind noise, kasi since city driving lang naman tayo madalas, para sa akin parang normal lang yan. What I like most about this helmet is yung ano nga, magaan siya. Tapos yung visibility niya sa gilid maganda, nakakita talaga ako. Pag once na lumingon lang ako ng konti, nakikita ko na kung may susulpot bang bigla. Tapos ayan, sobrang gaan kahit magpalingon-lingon ka, or diba minsan kasi pag mabigat yung helmet pagka lumingon ka tapos malakas na yung hangin, parang nadadala siya. Eto hindi, magaan. And about sa padding naman, maganda siya, malambot, masarap suotin. Tapos yun, na-observe ko rin na hindi siya ganun kainit. Hindi ko alam kung dahil marami lang yung air intake niya. Pero sobrang init nung alis namin na yan. Around 1:30 to 2 PM yung oras na yan. Sobrang tirik yung araw, pero hindi ko masyadong nararamdaman na naiinitan ako or pinapawisan dun sa padding niya. So andito na tayo sa shop ni 6MDcals. At akalain nyo, napakaswerte ni Dams Media kasi inabutan pa niya yung mismong design na hinahanap namin para sa kanya. At nag-iisa na lang yun na large. Alright, so guys, yun na nga yung ating impression for this helmet, KYT TT course.
So by the way guys, hindi pala to sponsor video, pera natin yung sarili natin ginastos for this helmet. So wala tayo pinopromote dito. Hindi ko pinapaboran ng gusto yung KYT ko. Nakikita ninyo kasi sa mga videos ko, puro KYT yung nagagamit ko. Pero gumagamit din naman ako ng AGB, Spider, so yun yung mga brand na natry ko. HJC, naglalaway ako, sobrang gusto kong bumili pero hindi pa talaga kaya ng budget. Kaya hanggang dito lang muna tayo. So bali ang verdict, ang hatol natin for this helmet is A9. So di ba? Kasi for 3,800 pesos, ganito yung magiging itsura ng makukuha mo, di ba? Value for money talaga, KYT. Shout out sa ginawa ninyong model na to at inilabas ninyo para kumbaga may pang ano sila, may pang tapat sa mga lower classes ng ibang helmet. Syempre nandiyan yung ibang brand, mas maganda yung naglalabas din sila ng ibang gawa, gumaganda yung competition. It's a good news for us na consumers, dumadami yung options natin na pagpipilian, saka syempre nagpumura sila, di ba? Katulad yan, 3.8, naglabas ng 3.8. Unlike dati yung Vendetta, ang pinakamura nila is parang 4,000 plus. So for this 3.8, diba, sinasabay nila sa ibang medyo mura na helmet at swak na swak sa budget ng mga Pilipino, diba? Yun lang din naman lagi talaga yung problema. Yung Windows na yan, ilang KYT na kasi nagamit natin. So sanay na tayo doon, yung Windows na sinasabi nila. Tolerable na yun para sa akin. Hindi naman tayo tumatakbo ng expressway, city drive lang naman tayo, kaya tolerable siya para sa akin. Hindi naman siya ganun kasakit sa tenga. So marami pang kulay, marami pang designs na hindi daw nailabas pa or hindi pa dumating. Antayin nyo lang. Ayun, shoutout pala sa shop ni Six Andigas. Doon natin kinuha tong helmet. Buti na lang maaga tayo. Ang shop nila is dyan sa Palatiw, sa Pasig. Tapos yung isa sa San Joaquin, tapat ng Caltex. Alam ko pwede siyang research sa Waze. And shoutout pala also kay Kalya GP. Syempre yan yung isa sa mga online seller din na binibila natin ang helmet. Right, so guys, hanggang dito na lang muna yung video. Try kong hanapin pa yung differences nila with NFR. Kung gusto niyo gawan natin ang comparison with NFR, comment nyo lang kung gusto nyo mangyari yon. So, o-observahan ko muna ulit siya pag nautos-utusan tayo palabas-labas. So, hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace!